Grabe, ang layo ko na sa bahay, pero connected pa rin. Iba ka, EX 3000 ng Mercoses. Ang rato ko na kandila sa ulo. I love you, Enon. I love you too. Kamayin na lang ko. Kamayin na. Hey, good morning, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So ngayon, i-share ko sa inyo yung gamit ko na router, malupitan na router, Wi-Fi 6 ng Mercoses. Pero bago ko simulan, maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Kung wala kayo, wala rin po tayo. So ngayon, a quick review lang, then pagkatapos, actual field po tayo, actual test kung gaano siya kalakas at kung gaano kalayo yung kanyang range. Itong router na to is designed to minimize buffering and lag, no? Siksika na yung features sa kanya. Maraming features na wala sa iba na andito sa kanya. Itong router nito, ang CPU nito is robust Qualcomm dual core processor at syempre support ng OFDMA. Itong router na to, dahil capable siya ng OFDMA, kaya niyang pagsabayin yung maraming channel sa isang device. At kung marami namang device yung nakakonect sa kanya, kaya niyang pantay-pantay yung download at saka upload at siyempre yung latency para sa mga online gamers, no? For example, no, connected ka sa EX3000, itong router na to is naglalaro ka ng Mobile Legend. Tapos yung kapatid mo, yung kaibigan mo, biglang nag-download ng mga movies, no? Sa normal router, pag doon ka nakakonect, automatic malag yung online games. Like Mobile Legend, napaka-sensitive. Pag nag-download yung kapatid mo, na-connected ka sa ibang router, no? Automatic malag po yung mga online gaming. Sa router na to, kahit naglalaro ka ng Mobile Legend at nag-download yung mga device na nakakonect sa kanya, is wala dahil po yan sa OFDMA. Itong router na to is designed to focus, minimize buffering and lag. Ang ibang features ng router na to is meron siyang bandwidth control at parental control. O, diba? Yan yung mga hinahanap natin, no? Para sa mga mahilig dyan mag-piso Wi-Fi businesses, gusto niyo mag-send ng connection sa kabilang barangay o sa kakilala niyo, tapos din yung magawa dahil wala kayong alam about Microtech, no need na yan sa router na to. Dahil sa router na to, pwede na kayong magtapon ng connection at kaya niyo i-bandwidth. So ipapakita ko naman mamaya pag login natin sa kanyang admin. At ang kagandahan ng router na to, yung tatlong port sa kanyang likuran is gigabit per second. So ano pang hinihintay natin? Tara, subukan na natin. Lagay natin doon sa likuran katabi ng aking internet provider. Let's go! Alright, so andito na yung ating EX3000 na router, no? Nalagyan na natin ng UTP cable papunta sa ating main ISP. Yung ISP natin, Globe Fiber 300 Mbps, no? Itong router na to na package kasama sa package ng Globe, mababa lang yung range niya, hindi katulad nito. Tapos more or less siguro mga 15 client, wala na, umiiyak na to itong router na kasama sa package, no? Mga basic lang kasi yung pinapadala, no, ng mga installer ng mga fiber like Globe, Pildite, Converge at anong ISP pa yung mga available diyan. Pero itong ating router, Mercoses, pang malakasan. Alright, so ngayon puntahan natin yung pinaka main ISP ko. Yan, Globe 5G, no? So 300 Mbps po yung dito sa bahay. At ayan sa baba, yung Globe 2.4 GHz. So ngayon, speed test natin na connected tayo sa main ISP ko na 5G. Dito, speed test. Yan. So 300 Mbps po yung ating speed dito sa bahay. Yun, yung download, pumapalo siya ng 200 plus. Yan. So di natin nakuha yung ating 300 Mbps na kinuha natin sa Globe Fiber. Yun, yung upload 77.2. Ngayon, dito na tayo sa Mercoses EX3000. Yan, Mercoses 5G. Yun, connected. Then, tingnan natin yung kanyang output, no? Ayan, 225 yung sa Globe 5G natin, yung sa main ISP. Ngayon, sa Mercoses na tayo. EX3000. Download. Yun, kita nyo? Nakuha natin yung 300 Mbps na output, no? Yung sa main natin na Wi-Fi, di man lang natin nakuha yung 300.
Pero sa Mercoses, kuhang-kuha yung 300 Mbps, no? Alright, so tapos na natin yung speed test, no? So ngayon, yung actual range naman, subukan natin. So tara! Ayan, so kakalabas lang natin, Mercoses 5G, full bars, at saka yung Globe 5G. 4 bars na, di ba? Kulang ng isa. Din try natin na lumabas. Tingnan natin kung sino mas malawak yung range, no? Ayan. Pansin nyo yung Globe 5G, no? Yung main ISP ko, which is yun, is 1 bar na lang, di ba? Napakalapit lang. Diyan lang. Din yung Mercoses 5G natin, malawak pa yung kanyang 5G. Try natin lumabas. Maraming salamat Mercoses sa t-shirt na to. Napakaganda. Yun, nasa labas na tayo. Yan. Nasa labas na tayo ng bahay. Mercoses, full bars pa rin. No? Lalo na yung 2.4 ng Mercoses. Oh, 2.4 Mercoses. Akala ko, hindi full bars, no? Kita niyo, Mercoses 5G, full bars pa. Tapos yung Globe 2.4, no? Yung Globe 2.4 na yan, ha? Ng Globe Fiber na kasama sa kanilang package, wala na, 1 bar na lang, malapit nang wala. Then punta tayo dito sa unahan. Napakalawak ng range ng Mercoses EX 3000, napakasulid. Ayan, di ba yung Mercoses 5 bars pa, no? 4 bars, di ba? Kompleto pa. Nasa malayo na tayo. Ayan, tingnan natin dito sa unahan. Then yun, napakasulid. Dito banda, mapapansin nyo, kulang na ng isang bar yung Mercoses 5G. Try natin dito sa malayo kung gaano kalawak talaga itong Mercoses. Napakalawak, no? Di lang pang malakasan, pang malawakan pa. Parang outdoor na, yan. Yung sa Mercoses, 2 bars na lang. Yung sa 2.4 GHz, connect tayo, transfer tayo. Wait. Yun, transfer connected. 2 bars. Pero yung sa main ISP natin, is wala na. Goodbye na. Wala na. So, ano pang hinihintay nyo? So, pabalik na tayo. So, ito is available sa mga store ng Mercoses, sa kanilang official store. Pwede rin sa Shopee. Parang meron silang official store, no, sa Shopee. Kayo na bahala mag-explore. Pero I advise, doon kayo sa Shopee nila. Then, mag-pipin na lang ako ng link kung saan siya mabibili para doon na lang kayo mag-click, no? So yung estimated range, mga more or less siguro yung sa 5G siguro mga kaya 60 meters, no? Basta di lalagpas ng 80 meters siguro, di ba? Yan, nakabalik na tayo sa bahay. Yan, full bars na yung 2.4. yung sa 5G, full bars na rin. Yung sa main ISP, wali, di ba? Yung mga kasama kasi, every time na nagpapa-install tayo ng mga fiber connection, mga basic lang yung binibigay nila na router, no? Mga basic lang yan. Para mas maganda, lagyan natin, sabayan natin ng EX3000. Para mas astig, di ba? Nakita niyo naman yung range at yung lakas. 200 plus Mbps, no? Nang speed test natin yung main ISP. Pero nang nilagyan natin ng Mercoses EX3000, umabot ng 300 Mbps. Diba? Napakasulid. So, hanggang dito na lang yung video natin, no? Baka naman, Mercoses, t-shirt. maraming salamat, no, kay ma'am. Binigyan tayo ng opportunity na ma-review itong router na to. Napakasulid. At maraming salamat sa Team Mercoses. Thank you. At sa TP-Link, no? So, hanggang dito na lang. Huwag kalimutang i-subscribe at pa-click ng notification bell. Yamos TV ang inyong lingkod. Thank you. Alright. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah.